Isa sa mga hinangaan at minahal na aktres sa LVN Pictures ay si Marita Zobel. Siya ay sumikat sa kapanahunan ng mga mestiza at mestizo actors ng panahon iyon, na personal na pinili ng matriarch ng LVN na si Doña Sisang de Leon, upang makatambal ng James Dean of the Philippines na si Lou Salvador Jr. Si Marita ay hindi dumaan sa pagiging extra, na dumiretso sa pagbibida sa pelikula, at maging sa kanyang pagtanda ay nagpamalas pa rin ng husay sa pag-arte sa harap ng kamera. Alamin natin ang naging buhay at karanasan ni Marita sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Isipin mo na lamang na siya ay magdaramdam kung ikaw ay mapapahamak. Isipin mo na lamang na siya ay mahal na mahal ka. Bigyan mo siyang magandang sinabukasan ka din. Huwag mo siyang pababayaan. Si Mary Ann Blanche Irespal, na mas kilala sa kanyang screen name na Marita Zobel, ay ipinanganak noong June 18, 1941 sa Iloilo City. Sa kanyang kabataan, ay labis na iniidolo ni Marita ang sampaguita actress, na si Gloria Romero. Ayon sa kanya, ay madalas niyang tinutularan ang kilos at pananamit ng actress, at ito ang kanyang naging inspirasyon upang pangarapin ang pag-aartista. Noon siya ay nasa high school, ay naging kaklase niya ang aktres na si Amalia Fuentes, at ito ay naging kaibigan ng kanyang ate. Nang magkolehiyo, ay kumuha naman ng kursong journalism ang dalaga, subalit ito ay hindi niya natapos, nang siya ay maging busy sa pag-aartista. Nang ang LVN Pictures ay i-launch ang James Dean of the Philippines na si Lou Salvador Jr., ay nag-advertise ang nasabing studio ng paghahanap ng ipapareha sa aktor. Ito ay tinawag na search for a good girl, na magiging counterpart ng bad boy image ni Lou. Isa si Marita sa mahigit 300 mga babaeng nagpadala ng litrato sa LVN, upang makuha ang nasabing role, na sa kabutihang palad ay personal na pinili ni Doña Sisang de Leon. Nang ang dalaga ay ipatawag sa studio, siya ay isinailalim sa screen test sa patnubay ng direktor na si Lou Salvador Sr. Siya ay agad nagustuhan ng director, at pabiro na tinanong kung siya ay isa bang Salvador. Ito ay agad sinagot ng dalaga na siya ay hindi isa sa mga anak ni Lou, at magmula noon ay naging magkaibigan ang dalawa. Nakuha ni Marita ang lead role sa pelikulang Bad Boy noong 1957, at ito ang nagsilbing introducing at launching film ng dalaga sa edad na 16. Matapos nito, ay sunod-sunod ang kanyang naging mga proyekto sa ilalim ng LVN Pictures, at nakasama ang ilan sa mga pinakasikat na leading man ng nasabing studio. Siya ay maswerteng hindi dumaan sa pangkaraniwang simula ng ibang mga aktres, kung saan ang mga ito ay binibigyan muna ng maliliit na roles sa mga pelikula. Si Marita ay agad naging hit sa mga movie fans, at nakuha ang respeto ng kanyang mga nakatrabaho noon. Subalit may pagkakataon na dahil sa kanyang kabataan at pagiging inosente, ang dalaga ay muntik huminto sa pag-aartista, dahil sa mga intriga at chismis na pinagdaanan. Minsan ay nabalita na siya ay nagkakagusto sa kanyang nakaparehang si Lou, at ang aktres ay walang magawa kundi ang umiyak, dahil ito ay walang katotohanan. Dahil dito ay naisip niyang huminto na lamang sa pag-aartista, subalit dahil sa tulong at paliwanag ni Doña Sisang, ay nakumbinse siya nito na huwag pansinin ang mga chismis. Nagpatuloy si Marita sa pag-arte sa mga pelikula, at nagkaroon ng maraming kaibigan sa showbiz. Isa sa mga tumulong sa kanya nung siya ay nagsisimula pa lamang, ay ang aktres na si Delia Razon, na kanyang kapitbahay noon. Ang mga ito ay naging parang pamilya sa dalaga, at siya ay kalaunan naging mas kampante sa pagiging artista. Ilan sa kanyang naging mga pelikula ay ang Faithful,
barkada, at wala kang paki noon 1958. Sparring partner, cover girl, maturan at lagman, at Mr. Announcer noon 1959. Pakipot, Dalia, butika sa baryo, si Marita at ang pitong duwende, at doon po sa amin noon 1960. Prinsipe Diomedes at ang mahiwagang gitara, tanglaw sa dilim, malditong banal noon 1961, at marami pang iba. Ang kanyang naging partisipasyon sa pelikulang Biyaya ng Lupa, ang isa sa naging pinaka-mature role na kanyang ginampanan ng panahon iyon. Sa pelikula rin ito, unang na-nominate ang dalaga bilang Best Supporting Actress sa FAMAS, noon 1959. Hindi man niya naiuwi ang trophy, ay kinilala pa rin ang husay na kanyang ipinamalas sa nasabing pelikula. Nang malaman ni Doña Sisang na siya ay marunong umawit, siya ay isinama naman ito sa mga romantic musical films. Ang dalaga ay itinambal ng ilan beses sa tawag ng tanghalan champion na si Diomedes Maturan, at ang kanilang mga pelikula ay naging hit sa takilya. Nagkaroon din siya ng mga brand endorsement tulad sa Lifebuoy Soap, at ilan pang mga print ads. Noon 1961, ang dalaga ay nagdesisyon na pansamantalang magretiro sa pag-aartista, upang magpakasal sa kanyang kasintahan. Ang kanyang naging desisyon ay pinal, na kahit may Hollywood producer na nag-alok sa kanya ng pelikula, ito ay tinanggihan ng aktres. Sa edad na 20, si Marita ay nagpakasal kay Reynaldo Rojas, at ang dalawa ay bumuo ng pamilya na malayo sa intriga ng showbiz. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aktres ay hindi nakita ng publiko, at siya ay nagkaroon ng ilan mga anak. Nang ang kanyang mga anak ay naging teenager, ay muling niyang ikinonsidera ang pagbabalik sa showbiz, at siya ay tumanggap ng ilan paglabas sa telebisyon, tulad sa programang Tantarantang. Nagbalik din siya sa pag-e-endorse, at nagkaroon ng ilan mga commercials sa TV. Noon dekada 80, ay nagsimula muling tumanggap ng mga roles sa pelikula si Marita. Siya ay nabigyan ng mga mother roles, at ito ay mahusay naman niyang ginampanan. Ang kanyang career sa showbiz ay nagpatuloy hanggang sa kanyang pagtanda, at siya ay palaging nalilinya sa mga mababait na karakter. Nahinto lamang siya sa pag-arte, nang magsimula ang pandemya ng dahil sa COVID-19. Sa labas ng kamera, si Marita ay isang mapagmahal at maalaga sa kanyang pamilya. Siya rin ay mahilig sumayaw at makinig sa mga musika. Minsan din niyang nagamit ang kursong kinuha sa kolehiyo, nang siya ay makapagsulat sa isang kolom sa dyaryo noon. Napanatili rin niya ang pakikipagkaibigan at komunikasyon, sa mga naging kaibigan sa LVN Studio, tulad nila Mila Del Sol, Lilia Dizon, Anita Linda, Rosa Rosal, Caridad Sanchez, Gloria Romero, at marami pang iba. Siya ay pumupunta sa mga get-together kasama ang mga kapwa senior actors, at sineselebrate ang iba't ibang okasyon sa kanilang buhay. Ang kanyang naging best friend sa showbiz ay ang aktres na si Chona Sandoval, kung saan ang dalawa ay naging magkaibigan hanggang sa kanilang pagtanda. Nang magkaroon ng pandemya noon 2020, si Marita ay hindi na tumanggap ng proyekto sa showbiz. Ito ay dahil sa dami ng mga restrictions na kailangan, upang makalabas at makapagtrabaho sa industriya. Bagamat nawala ang kanyang pinagkakaabalahan bilang artista, ang batikang aktres ay nakahanap pa rin ng ibang pagtutuunan ng kanyang oras. Siya ay nag-aral ng pagpipinta, at naglibang sa paggawa ng mga paintings sa kanyang mga paboritong subjects. Maliban sa pagpipinta, ang hindi nawala sa kanyang buhay ay ang mga religious activities. Sa kabila ng paghihigpit sa pandemya, ay nakahanap siya ng paraan upang ipagpatuloy ang kanyang partisipasyon sa kanyang mga religious group. Siya ay sumasali sa mga online religious meetings, at ginagawa ang abot ng kanyang makakaya sa pagtulong sa mga ito. Ayon sa aktres, ang tao ay hindi makukumpleto kung wala ang Diyos.
Walang mas mabuti kundi ang daan na ginawa ng Diyos, sapagkat hindi lamang ang katawan ang dapat natin pangalagaan, kundi maging ang ating kaluluwa. Sa kasalukuyan ay 80 taon gulang na si Marita, na mayroon pa rin malusog na pangangatawan. Siya ay mayroon 14 na mga apo ngayon, at kontento sa landas na pinuntahan ng kanyang buhay. Masaya at proud siya sa kanyang mga narating na tagumpay, lalo na ang tagumpay ng kanyang mga mahal sa buhay. Si Marita ay isang tunay na representasyon ng dalagang Pilipina noon, at nakamit ang lahat ng pangarap sa buhay, nang dahil sa kanyang dedikasyon at kabutihang loob. Isang tunay na inspirasyon para sa marami, na hinangaan at minahal ng kanyang naging mga tagahanga. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Marita Zobel, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Angelita. Angelita. Bakit?